So, eto na guys, yung pinakahihintay natin. Ang magkaroon tayo ng Brazillian Jewel Tarantula, ang Typhochlaena, seladonia. Dalawa sa mga spiderlings na mga yan mapupunta sa Schizo-Pelma TV. So, eto guys, may box na naman tayo dito na kailangan natin i-unbox. Eto yung kapalit ng ating Cyriopagopus SP, sumatran tiger. Mamaya ako na ikikwento sa inyo yung deal na nangyari sa transaction na ito kasi kailangan na natin i-check yung nilalaman ng box na ito kasi yung tarantula na nasa box na ito medyo sensitive na alagaan. Medyo hindi siya kasing hardy ng ibang tarantula. So, wala mo ng kwento-kwento. Check mo natin kung buhay siya. Kailangan nating madaliin. Ito meron tayo ditong free enclosure. Ayun siya. Ito siya. Check na muna natin siya, no? Ba't easy lang to? Hindi ba dalawa yung... Ayun, lumalabas na, oh. Focus. And show. Lumalabas na siya. Buhay na buhay. Yan ang ating pangalan mo. Napakalit. Yung hirap focus, eh. Typhochlaena, seladonia. Lumabas agad, no? Okay, so buhay siya. Good. Napakalit niya. Isang uri ng dwarf tarantula. Pasok ka ulit. Oops. Nakakatakot, baka matiris ko ng aksidente. Oops. Pasensya na sa kamay ko at medyo mga daliri ko at medyo dugyutin. Kasi may tinapos lang akong trabaho. Ayan, nasa loob na siya. Diyan ka lang muna. Andun siya. Sa pagkakaalala ko dalawang seladonia ang ibibigay sa akin sa deal namin . Baka mali ako ng pagkakaalala. Pero check natin. Ito mature male na Caribena versicolor. Kasi meron tayong female dito . So, susubukan ko silang i-pair. Ayan siya. Diba? Buhay na buhay naman. Oops! Nag-squirt pa ng poops niyo. Grabe, meron kang pabaon na. Okay. Obviously, hindi na makapasok dyan. Kailangan kong kumuha ng lagayan niya. Okay, so, dyan ka muna. Tinayin mo pa yung kamay ko. Grabe ka naman, boy. Yan, so. Tiyan ka muna. Tapos, check muna natin kung may laman pa to. Itong box na to. Baka may lamang ayuda. No? Yun. Ito yung isa nating seladonia. Dalawa nga. Tama yung pagkakaalala ko. Grabe. Tae. Tae ng gagambaw. Sana wala itong urticating hairs, no? Kasi kakatihin yung kamay ko. Pinunas ko sa kamay ko yung tissue na pinaglagyanan ng ating no? Yung mature male na versicolor. Yan. Ito yung... yun. Buhay naman siya. Hindi siya naka-death curl, no? Galaw. Ayun, gumalaw siya. Oops. Sasara ko na muna. Okay, guys. So, unahan na natin i-rehouse itong Caribena versicolor na mature male, no? Itong kanyang setup mabilisan lang. Wala nang mga inarating mga decors kasi kailangan lang natin siyang mag-sperm induction para may saalang na natin siya. May akit ng ligaw. Yan. Okay. Konting basa lang sa gilid. Yan. So, ilipat na natin siya. Dito sa kanyang bagong tirahan. Akit ka ng konti. Akit ka. Yan. Cut. Tapos, pasok ka. Ganda din niya, no? Makulay. Caribena versicolor. Pasok. Bilis niya, no? Gustong kumawala. Yan, so kailangan dahan-dahan tayo at baka maipit yung kanyang legs kapag sinara ko. Maputol pa. Yan, all good na. Okay, so ito ang ating mature male na Caribena versicolor. Sakto yung space para sa kanya. Ito naman yung ating mahiwagang straw. Susubukan natin itis palabas yung ating female na Caribena versicolor. Okay, oops, may nahulog na sphagnum moss. Diyan ka lang. So, yan na siya. Okay. Labas ka naman, no? Oops! Nagulat ako. Okay, so gutom siya. Papakainin natin siya, no? Ng superworm. Focus, yan. Okay. Tayo yung isa muna. So, itong female natin
Sagit lang ah. Yan, may ilaw na. So, yun nga. Ay, lumalabas na siya. Lalabas ka ba? Itong female natin ay kailangan nating busugin, no? Condition natin siya. Yan. Take down. Yun. How sweet. Simpleng takedown lang. So yun, kailangan natin siyang i-condition para sa ating mature male at hopefully ay maging successful pairing. Grabe yung mga tae niya, no? Ito yung isang characteristic ng Caribena versicolor, nahulog. Buti lang dinabasag, no? Grabe. Yung mga superworm nagsitalsikan na parang mantika. Yan. Ito ang hirap kapag one hand eh. Pero ang gusto ko kasi one hand kasi naibabago-bago ko yung angles ng camera, di ba? Pag ganun-ganun. So basta yun. Keyboard warriors, attack! So yun, sabi ko, ito yung isa sa katangian ng mga Caribbean versicolor tsaka mga avicularias. Kapag nagpupup sila eh, tumatalsik talaga. Okay, papay ko din ko ulit ha. Sana hindi ko na mabitawan. Yan. Sala ko muna. Chaos. Okay guys, so eto naman ang enclosures ng ating dalawang Typhochlaena seladonia. Hirap i-pronounce Typhochlaena seladonia. Ang ating i-set up. So tabi ko muna sila dito. Yan. Okay. Ito sana ang gagamitin kong enclosure nila. Kaso yung butas parang masyadong malaki. Baka sila makapag-squeeze out at makatapas, no? So wag na yan. Ito na lang free enclosures ang gamitin natin, no? Mayroon siyang foam, may sponge. So, good yung airflow. Ito na yung pinakatakip. Kaso, dahil nga ang mga seladonia medyo sensitive sa high humidity. Ang gagawin ko, bubutasan ko sa gilid ng enclosure. Tsaka sa bandang baba siguro para mas magandang airflow. Dahil nga kung sila, arboreal, trapdoor, tarantula sila. So yun, laging nasa taas ng puno, sa taas ng puno, mahangin. So yun, gayahin natin. So dapat good yung airflow. Itong mga cork barks na pinili ko may mga butas-butas. Kasi nga yun, arboreal, trapdoor, spider sila. So gagawa sila ng kanilang trapdoor, spider dito sa mga butas-butas, no? So hopefully, maging successful yung plano natin. Hindi ko na pinakita guys, pero yan, nabutasan ko na itong enclosure ng ating seladonia. So magkabilang gilid ay may butas, tapos sa bandang baba may butas din. So yun, good airflow na sila. Panatag na ako sa ganyan. Itatanim na natin itong kanilang puno. Titikitan natin ng glue para mas stable at hindi matutumba. Baka sila mapisa kapag nadaganan ng puno. Iyon. Meron din tayo dito ng gravel na ilalagay ko sa pinaka-bottom ng enclosure nila para mas maganda pa rin yung airflow sa ilalim. Kahit konti lang, no? Tapos, syempre guys, ay substrate nila. Para may mag-hold ng moisture. At least sila ma-dehydrate. Kahit konti lang. So, imimix ko na ito guys sa isang side lang, no? Konti lang. Tapos, daily misting na lang tayo dito. So, mahirap sobrang ito kasi medyo sensitive sila eh. Baka sila ma-deads kapag na sobrahan ng humidity. Tapos, slight mist lang sa buong enclosure. Ganyan lang. Para may droplets sa gilid at mainom nila. Tapos, etong mga sphagnum moss na ilalagay ko dry. Hindi ko nababasahin yung mga sphagnum moss kasi etong mga sphagnum moss ang gagamitin nila as pag-construct ng kanilang trapdoor. Kapag basa yung sphagnum moss hindi nila magamit na pang trapdoor nila, no? Mahirapin sila magsettle. Tapos guys, maglalagay ako ng konting bone dry na kokopit. Baka makatulong din yan sa pag-construct ng kanilang trapdoor. Parang napaka mitikloso ng paggawa ng kanilang enclosure no? Kailangan ingatan There sila Tingnan nyo itong mature male na versicolor guys. Nagkumpisa na siyang gumawa ng kanyang sperm web Mag-sperm induction na siya. Ang bilis, no? Karating lang nag-sperm reload na agad. So, eto na yung ating dalawang Typhochlaena seladonia na ipinalit natin sa ating Cyriopagopus sumatran tiger. So, yung Cyriopagopus sumatran tiger ay adult female na yun. Kaso, wala akong balak na i-breed yun kasi wala akong time na maghanap ng mature male para sa kanya. Napakahirap maghanap. Tapos, yung tropa dito sa UK, meron siyang available na seladonia. Nasa exact pa lang sila noon. Kapag deal kami, na swap na lang daw isang Cyriopagopus sumatran tiger na adult female sa dalawang seladonia. So, sa tingin ko win-win naman, no? Sulit din yung deal sa kanya.
sulit yung deal sa akin. So, basta yun. Pasok. Pasok na. Yan. Pasok sa loob. 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 Okay. So, sasara ko na to, ah. So, yan na siya, guys. So, kung okay naman siya. Nag-grooming na siya. So, sa tingin ko yung makapag-settle naman siya dito. Sana nga. Okay. So, ito namang isa ang ilabas natin. Labas na, boy. Girl pala. Labas na. Huwag lang mahiya. Labas na. You're free. Malaya ka na. Itong isang to, yung napakapayat ng abdomen, ha. Yan. So, yan ang seladonia. Diba? Sa wakas, may na tayong seladonia sa SPTV. Hanip, diba? Sana I bought females. Ganda, no? Yan ang karapatang makulay. Ang seladonia. Hanip. Okay, so, rekta ka na sa iyong enclosure. Please. Please, tunga na. Yan, pasok na. Yan, okay. Baba pa ng konti. Baba pa ng konti. Oops, nahulog sa may spagnum moss. So, sa tingin ko eh, nag-uumpisa nang mag-construct ng kanyang trapdoor, ng kanyang lungga, itong isang to. O, diba? Naglilinis ng kanyang silk, ng kanyang mamunting web castle, web lungga. Diba? Lupit, diba? O. Typhochlaena seladonia. May mga sapot na sa paligid niya. Cute na kanyang spinnerets, oh. Ang liliit. So yun, guys, ang unboxing ng ating Typhochlaena seladonia, ang Brazillian Jewel Tarantula. So, maraming salamat kay Mr. Nightcrawler. Sa kanya galing itong mga to, ang aking kadil. Isa siyang Pinoy tarantula breeder dito sa UK na nakabase sa London. Meron siyang YouTube channel. Check niyo, Mr. Nightcrawler. At yun, sana eh mapalaki natin itong dalawang tono kasi medyo sensitive sila. So sana makapag-survive sila. Kung mayroon kailangan baguhin sa enclosure nila, kung kailangan rehouse, gagawin ko. So obserbahan ko muna sila dito sa enclosure na ito, no? So yun, itong ating mature male eh, na-udlot na yung kanyang pag-sperm induction eh. So tatapusin na natin dito yung vlog. Maraming salamat sa panonood ng Schizo-Pelma TV. At sana ipatuloy yung suporta ng aking Schizo-Pelma clothing. So yun, maraming salamat guys at kaya ng dati. Chill lang tayo sa Schizo-Pelma TV.